Dear Mommy Joy, magandang hapon po, Mommy. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Maya. Gusto ko pong iparating sa inyong programa o maibahagi ang aking kasaysayan. Tatlo kaming magkakapatid, puro kami babae. Mahirap po yung mga magulang namin. Ako po ang bunso. Yung dalawang ate ko po pagka-graduate po ng high school ay nagsipag-asawa na. Dahil sa hirap po ng buhay, alam mo, Mami, halos hubad na kami. Hindi kami nabibilihan ng mga damit. Wala na kaming pang-ilalim. Minsan natutulog na lang kami na naghahaponan po kami ng tubig. Siyempre, mga bata pa kami noon. May mga pagkakataon na nagigising po ako dahil sa gutom. Umiiyak ako. Sabi ng nanay ko, matulog ka na. Sabi ko, nagugutom po ako. Minsan bumabangon yung nanay ko, nagiinit po ng tubig at ipinaiinom po sa akin. At alam kong sa lihim umiiyak po yung nanay namin. Sobrang napakabatugan naman po kasi ng tatay namin, Mami. Ayaw po kasing magtrabaho. Ayaw po niya ng mahirap na trabaho. Ayaw po niya sa farm. Kasi noon marami namang nagpapatrabaho sa farm. Pero ayaw po talaga niya. Gusto niya yung easy money. Kaya madalas sumasama sa mga kaibigan. Inaalila lang siya pag uwi. Bibigyan ng pera. Masaya na siya doon. Minsan pa nga hindi na nakakarating sa bahay kung anong meron siya. Minsan ikinakain na po niya yan sa labas. Masama ang magalit sa magulang. Pero noon galit na galit po kami sa tatay namin. Isinanay, ano lang naman ang magagawa ng babae? Naglalabada. Naglilinis ng bahay ng may bahay. Ang trabaho ng nanay ko, kung saan-saan nakakarating. Naghahanap ng magpapalaba. Naghahanap ng magpapalinis ng bahay nila. Naghahanap ng magpapalinis ng paligid ng bahay nila. Kakaawa yung nanay namin. Yun ay para makakain kami. Kaya minsan, wala kaming kinakain. Kung ang natitira isang dakot na lang na bigas, lugaw po yun. Na halos puro na lang tubig. Sa madaling sabi, hindi na po talaga kami umasa sa tatay namin. Yung tatay namin napakalusog. Ang taba-taba. Kasi mahilig makikain sa mga bahay ng may bahay. Nakikikain sa mga kaibigan. Ang ginagawa kasi ng tatay, kapag ka may maraming lulutuin o masarap yung lulutuin ng kakilala niya, magbo-volunteer, tutulong sa kusina. Pagkatapos nun, pag nakakain na siya, okay na siya. Hindi naman niya iisipin kung kumakain kami o wala. Kaya ganun na lamang po ang galit namin sa kanya. Hindi ko maasisi yung mga kapatid ko na nung makagraduate ng high school, minor de edad pa, sumama na sa lalaki. Siguro iniisip ng mga kapatid ko na para may bumuhay sa kanila, kaya nagsipag-asawa. Ang katunayan nga, malalaki na yung mga anak nila nung ikinasal sila sa kasalan ng bayan. Nagsikap sila,
awa ng Panginoon. Nakapagpaaral naman sila ng kanilang mga anak. Parehong dalawa lang po yung anak ng mga kapatid ko. Kaya parehong nakapagtapos. At napakalaking tulong po yun ngayon sa kanilang mga magulang na mga kapatid ko. Ako naman, Mami, mas pinili kong lumayo. Di na ako umuwi sa amin. Nagtrabaho ako, nag-aral. Ang tagal kong nakatapos. Dahil tang ilang subjects lang yung kinukuha ko. Dahil sa nagtatrabaho nga ako at hindi ko kayang bayaran. Pero nagtiyaga ako eh. Iniisip ko po kasi kung hindi ako magtiis, eh wala naman din pong mangyayari sa akin. Kung matulad ako sa mga kapatid kong nagsipag-asawa, hindi ako sigurado kung mabuting lalaki ang makuha ko. Eh papano na lang kung katulad ng tatay ko? Ganun po ako nag-isip. Hanggang sa nakapagtapos po ako sa kolehiyo, Mami. Pero minaster ko po talaga yung computer. Bago pa lang nagka-computer noon eh. At kinuha ko po yung business ad. Dahil balak ko po talagang matuto magnegosyo. Ang ginawa ko, naghanap ako ng trabaho. At sa marketing nga ako napasok. Hindi para sa sweldo ko, kundi para matuto po ako sa business. Palipat-lipat ako noon ng trabaho. Pag hindi ko nagugustuhan, naghahanap ako ng iba. Wala na po sa akin yung takot, Mami, na mawalan ng trabaho. Kasi tuwing aalis po ako sa trabaho, nag-ipon po muna ako. Nag-iipon ako ng pera para sa paghahanap ko ng ibang trabaho. May magagasto po ako. Wala akong boarding house. Ang ginagawa ko, nakikitira na lang ako sa mga kaibigan. Inako ko na yung paglilinis ng kwarto. Minsan isinasama ko na sila sa paglalaban ng mga damit ko para malibre lang ako sa tirahan. Minsan, nalilibre rin ang kain. Tama yung sinasabi ngayon, Mami, na para-paraan lang po yan. Hanggang sa nakakita po ako ng amo na mabait, matulungin. Pinagtrabaho ako at tinuruan po ako ng husto. Mangyari, yung boss ko na yon, minsan alas dos na umuwi. Sa gabi kasi siya nagtatrabaho. Dahil walang ibang tao, walang lumalapit sa kanya. Dapat umuwi na ako. Pero ang ginagawa ko, sinasamahan ko siya. Nanihindi lang man ako humihingi ng overtime fee. Pinagtitimpla ko siya ng kape. Inuutosan niya akong bumili ng pagkain. Siyempre, pag bumibili yon, isasama ako. Tinutulungan ko siya sa ginagawa niya. There was a time na tinanong niya ako eh. Sabi niya, Maya, di ba dapat umuwi ka na? Bakit andito ka palagi sa akin? Ang sagot ko naman po, hindi, ma'am. Gusto kong matutunan din yung trabaho mo. Sabi niya, maganda yan. Kung gusto mo talaga na kumita, pagdating ng panahon, pag kaya mo na, magsarili ka. Alam mo, sa marketing, unlimited income yan. Hindi katulad ng salary, na fixed yan. Kaya kung lalakasan mo lang ang loob mo, malayo ang mararating mo. Dahil doon, mas lalo akong nagsumikap, Mami.
mas lalong dumikit po ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Ma'am, baka pwedeng kung kahit saan ka, ako na lang tagabit-bit ng gamit mo. Purpose ko kasi, Mami, pagka may mga meetings ang boss ko, nakikinig din ako. At dahil sa nakapagtapos naman po ako sa pag-aaral, madali ko pong na-absorb yung mga pinag-uusapan. Nag-ipon na at nag-ipon po ako ng pera. Maraming produkto po yung boss ko na nanggagaling sa ibang bansa, may mga local products din. Sabi ko sa kanya, kung pagkakatiwalaan mo ako, Ma'am, baka pwede mong i-share sa akin yung isang produkto mo. Ibebenta ko sa paraan na alam ko." Sagot niya sa akin, "Why not? Pwede mo namang gawin yan kahit na sumasama-sama ka sa akin. Pag may mga meetings, dalhin mo rin yung laptop mo. O di kaya yung cellphone mo. Makakapag-negosyo ka na." Yun nga po talaga ang ginawa ko, Mami. Hanggang sa hindi na ako magkanda o gaganong mga order, natuwa naman yung boss ko. Sabi niya sa akin na ihihimulay kita ng opisina. Kumuha ka na rin ng mga staff mo para dyan sa business mo. Nakaugnay pa rin ako sa kanya, Mami, kasi wala nga akong kapital. Ang ginagawa ng boss ko, every weekend, kinukuha niya sa akin yung sold out na products at binibigay din sa akin yung para sa akin. Hanggang sa naghanap na rin ako ng sarili kong source para mas malaki yung kikitain ko. Pero nagpaalam ako sa boss ko na respeto ko po siya dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ako matuto. At dahil sa maluwag po siya sa akin, ikinuwento ko po kasi sa kanya yung buhay ko, buhay ng pamilya ko. Hanggang sa marami na po akong product. At ang sabi niya sa akin, "Kung gusto mo pa, hanggat gusto mo pa yung produkto ko, okay lang sa akin. Pero kung gusto mong sarilinin na rin yan para mas malaki-laki ang kikitain mo, okay lang din sa akin." Pero never kong tinapatan yung produktong meron siya. Naghanap ako ng ibang product, Mami. May delikadesa po kasi akong tao at tumatanaw po ako ng utang na loob. Hindi ko man mababayaran ang utang na loob ko sa kanya. Pero yung natuto ako sa kanya, sinagip niya ako ng walang-wala. Tinuruan ako at pinagkatiwalaan. Hindi ko pwedeng limutin yun kahit na natuto na akong magnegosyong mag-isa. Kaya mahal na mahal ko po yung laptop ko, yung cellphone ko, Mami. Sila po yung mga katulong ko sa hanap buhay. Ang totoo niyan, may sariling building na po ako ngayon. At nagpapatakbo ng sarili kong negosyo. Marami na rin akong mga taong natututunan na maghanap buhay nang wala silang kapital na iisipin. Yun po ang ginawa ko. Pero ang problema ko, Mami, parang nakalimutan ko na ang sarili ko. 36 years old na po ako ngayon. Maganda na ang buhay ko. May tatlong service car na ako maliban sa pangnegosyo. May pera ako at may boyfriend. Pero nangingibabaw pa rin sa akin yung takot na baka kapag ka nag-asawa ako, mabago na ang buhay ko. Kahit na ganito na ang situation ko, yung galit ko sa tatay ko nandun pa rin.
Hindi na po talaga ako umuwi sa kanila. Pero nababalitaan ko pa rin na mas lalong naghihirap. Mga sakitin na, lalo na ang tatay ko. Dahil abusado sa katawan niya. Gustuhin ko man umuwi pero nagdalang hiya na po ako. Sa ilang-ilang taon mula nung nag-college ako ng 7 taon hanggang sa makapagtrabaho hanggang sa nagkaroon ng sariling negosyo ngayon. Halos 2 dekada na po. Hindi na po talaga ako nagpakita sa mga magulang ko at alam nila na galit ako sa kanila. Dahil nung umalis ako, nagbunga nga po talaga ako sa tatay ko na wala kang kwentang ama. Sarili mo lang ang iniisip mo. Bakit mo kami ginawa dito sa mundo pagkatapos pinahirapan mo lang kami? Marami po talaga. Umalis ako sa mga magulang ko. 2 underwear, 1 t-shirt, 1 pantalon, at 1 bestida. Nakatsinilas lang ako. Hindi nga ako nakakatikim ng shampoo. Minsan naliligo na lang ako ng walang sabon. Kaya, ganoon na lamang ang galit ko sa tatay ko. Dahil napaka-irresponsible po. Ngayon, gusto kong umuwi. Pero nahihiya ako. Wala naman sa puso ko yung yabang mami na dahil sa mayaman na ako ngayon. Kasi milyonarya naman talaga ako ngayon. Pero wala po akong yabang. Ngayon, kung dati galit ang nararamdaman ko sa tatay ko, ngayon hiya. Nahihiya ako magpakita sa kanila. Dahil doon sa mga binitawang kong salita nung iwan ko po sila. Kaya sumulat na rin ako po sa inyo. Baka sakaling matulungan po ninyo ako. Ano po ba ang dapat kong gawin, Mami? Ihintayin ko po ang inyong payo. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Maya.